Hi everyone! So it's me, your MAPE teacher, Jan Michael Itabora. So I am going to discuss the different musical symbols in music. So bago tayo magsimula, i-ready nyo na yung inyong mga papel, notebook, dahil mamaya marami kayong matututunan sa ating lesson. Una natin na musical symbol is the stop. So ano po ba yung stop? Meron siyang 5 lines and 4 spaces. Okay? It is the fundamental musical notation. Meron siyang 5 stave lines and 4 intervening spaces corresponds to the different pitches or diatonic scale. After nun, meron tayong tinatawag na 4 na musical clef. Ano po ba yung mga musical clef na sinasabi ni Sir? So, meron tayong G clef or treble clef at meron tayong bass clef. Hindi lang yun, meron din tayong alto at meron din tayong tenor clef. So, yun yung 4 na clef in music. Yung madalas natin makita sa mga musical notation ay yung G-clef. Paano ba yung itsura ng G-clef? Yan, papakita natin dito sa video. Ayan, ganyan yung itsura ng G-clef. And yung bass-clef naman, ganito naman yung bass-clef. Ayan, papakita natin sa video. Ayan yung example ng clef na madalas natin makita sa mga musical notation. So, sigurado, nakita nyo na yung mga yan, di ba? So, after nung clef natin, ipapakilala naman natin yung bar lines. Sir, ano po ba yung bar lines? Yung meron tayong dalawang klase ng bar lines. Yung single bar line at yung double bar line. Ano po ba ang single bar line? Ang single bar line ay it is used to separate a measure. Di ba? 4 yan. 1, 2, 3, 4. And then yung pinaka-last natin, which is the double bar line. Parang makikita natin yan sa dulo. Okay? It is used to indicate the conclusion of a movement of the entire composition. Okay? So, ayan po yung dalawang bar lines natin. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung sharp and flat. Yung flat, so, naglo-lower siya ng 1 semitone. Yung sharp naman, it raises the pitch of a note by 1 semitone. Halimbawa, nasa C ka, kung gusto mong umakyat ng isang semitone, so magiging C sharp siya. Halimbawa naman ay nasa B ka at gusto mong bumaba yung pitch or tone, you're going to, kung gagawin mo, bababa ka ng isang semitone. Okay, so magiging B flat siya. So, aakyat ka dun sa black keys. Okay? So, proceed na po tayo sa next music symbols. Okay, so after nung mga napag-aralan natin kanina, yung pinaka-last na ituturo ko sa inyo, yung 4 na musical notes. The first one is whole note. So, ilan po ba yung beats ng whole note? Meron siyang 4 beats. So, 1, 2, 3, 4. So, ganito ang itsura ng whole note. The next one is the half note. Ano po ba ang half note? So, ganito yung itsura ng half note. Papakita ko sa inyo sa side. Ayan. So, ano po ba yung bilang ng half note? Kalahati po siya ng whole note. So, kung ang whole note ay 4 beats, ilan naman ang half note? Yes, tama. So, 2. So, meron siyang 2 beats. Okay po ba? Ang susunod naman ay ang quarter note. So, kung kanina meron tayong whole note, half note, ngayon naman ay meron tayong, dito sa side, papakita natin dito sa side, meron tayong quarter note. So, ang quarter note ay may bilang na ilan? Kung kanina, yung half note natin ay 2 beats, ngayon, ang quarter note ay may ilang beats? Yes, tama. Meron siyang 1 beat. Very good. Proceed muna tayo sa mga musical rest symbols. So, yung whole rest natin ay may ilang beats or rest. Meron siyang 4 beats. Okay?
So, yung susunod natin ay meron tayong hack press. Ilan naman ang beats ng hack press? Meron siyang 2 beats. After ng hack press, meron tayong quarter rest. Ano naman ang quarter rest? Meron siyang 1 beat. Okay, very good. And then after ng quarter rest, meron tayong 8 rest. Ano naman ang 8 rest? Meron siyang 1 half beat. Yes, tama. Nakuha nyo. And then after that, yung pinaka-last natin, which is the 16th rest. So, meron siyang 1/4 beat. 1/4 of a beat. Okay, very good. Nakakasunod kayo sa ating lesson. Okay. So, kung kanina, meron tayong 4 beats, full note, half note, 2 beats, quarter note, 1 beat. Ngayon naman, ang symbol na ito ay tinatawag nating 8th note. Ang 8th note ay may ilang beats o beat. Okay, yes, tama. Ang beat nito ay 1 half beat, kalahati ng quarter note. So, na-complete na natin yung musical symbols natin for today. So, I hope marami kayong natutunan sa lesson natin ngayon. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. God bless everyone.